Yan guys, yung gagawin natin ngayon, Subaru Robin, napandar ko na. Ang ginawa ko lang dito ay yung red valve, kasi napakadumi ng red valve, ay talagang hindi na mapaandar. Okay naman yung carburetor niya, hindi ko na ginalaw yung carburetor, red valve lang yung ginalaw ko kasi nagpapagana lang dito yung red valve. Pag may kumalang kasi na ano, singaw na yun, kaya hindi na nagpapump ng gasolina yung ating carburetor. Kasi yung nagmi-mix ng air and fuel yung red valve, pag may kumalang na kasi yung singaw na. So papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko guys. Auto stroke lang to, Robin Subaru Eco 4ER ang model. Ayan guys, ayan na, baklasin natin tong carburetor. So ito lang yung ginawa ko mga guys. So pag kasi kumalang yung red valve sa may dumi na kumalang dun sa red valve natin, hirap natin pandarin yung ating makina. So ito yung red valve, may ano siya, may tawag dito, fibra. Yan, may fibra siya dyan. Paklasin lang natin to, apat na tornilyo. Lahat ng toy stroke basta may red valve mahirap andarin. Titignan niyo tong red valve niya kasi yung red valve kasi may kumakalang talaga diyan. Dumi. Mga exhaust ano. So ito guys yung tinatawag nating red valve. Yan. Ito yung babaklasin natin, dalawang Philip. Tanggalin lahat, linisan lahat natin to. Talagang tatanggalin natin lahat ng dumi. Tapos yung itong mismo ito. Yan, yun yung gumagalaw na yan. Lilinisan natin yung pinagpapatungan niyan para mabilis lang natin pandarin. Kasi pag sumingaw na yan, hindi mo na siya mapapandar, hindi na siya hihigop ng gasolina sa carburetor natin. Yan guys, oh. Hindi na natin mapapaandar yan pagka ano, pag may kumalang na dumi dyan, hindi na natin mapapaandar yan kasi hindi na siya nag ano ng valve, hindi na siya nag open, hindi na siya nag close, naka open na lang siya, na ganyan na lang siya, hindi mo mapapaandar. Yan guys, ito lang yung ginawa natin sa ating brush cutter 2 stroke red valve. Okay naman yung carburetor kasi bago pa to eh. Ayan, ito yung red valve lang guys, ito yung lilinisan lang natin para mapandar natin yung ano, tapos i-retiming na lang natin yung carburetor. Ayan, so balik na natin guys. Ganyan ang pagbabalik niyan guys. Ayan. Kasi nalinisan ko naman na ito, napaandar ko na. Yung red valve lang talaga yung ginawa ko dito. Ayan. Wala akong ibang ginalaw dyan kundi red valve lang. Pagkalinis ko ng red valve, andar na. Kasi kakapagawa lang daw ito eh. Saglit lang ginamit. Sira na, ayaw na mapandar. Hirap na mapandarin. Kasi ang daming dumi sa may red valve. Saka titignan nyo kung naka-open na siya, hindi mo talaga mapapandar yun. Kahit anong gawin mo, aandar man siya, mamamatay.
Ito guys, wala pa kasing tangke, nilagyan ko ng epoxy kasi may butas. Pinapatuyo ko pa lang. May natitira pa namang gasolina kaya try natin pandarin. Papandarin natin. Yan guys, yung natirang gasolina lang yun nandun. Kaya umandar saglit. Umandar saglit. Kasi kakaunti lang yung gasolina dito eh. So, yan. Hindi na natin mapapandar talaga yan kasi wala ng gasolina. Umandar naman konti. Okay na to guys. Yung tangke lang ang naantay nito. Reed bulb lang, reed bulb. So, hanggang dyan na lang tayo mga guys. Pa-like and subscribe na lang sa aking YouTube channel. Kung may natututunan kayo sa aking YouTube channel, huwag kayong mahiyang magtanong. Or ano, sasagutin ko yung mga tanong nyo kung may problema kayo sa mga brush cutter nyo. So, mag-comment and like na lang kayo guys sa aking YouTube channel. Maraming salamat.